Lalo pang tumindi ang pambubuli ng China sa Pilipinas matapos bombahin ng water cannon ng China Coast Guard, CCG, ang barko ng Philippine Coast Guard, PCG, at dalawang civilian vessel na nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Linggo ng umaga, December 10. Hinikayat ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pauwiin sa kanilang bansa si Chinese Ambassador Huang Xilian matapos ang magkasunod na araw na pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. I urge President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to send the current Chinese ambassador home. He has done nothing to address the continued attacks of his government on our troops and on our people, Sadeng Senate President sa isang statement. Nitong Linggo ay binomba ng tubig ng China Coast Guard, CCG, ang mga barkong kinontratang Pilipinas para magdala ng supply sa mga sunda, long nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Binunggo pa umano ng CCG vessel ang UM-1 habang ang ML Kalayaan ay nasiraan ng makina kaya kailangan hatakin pabalik ng Palawan. Pinalabas pa umano ng China na sinadya ng UM-1 na banggain ang kanilang barko. Ayon naman kay Senador J.V. Ejercito, dapat nang pauwiin sa kanilang bansa si Ambassador Huang dahil ang kanyang mga pahayag laban sa gobyerno ng Pilipinas ay lalo lang nagpalala sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa gitna na patuloy na pambubuli ng China sa WPS. To the Chinese ambassador who confronted Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., saying, "Stop provoking us. It is imperative that he be repatriated to China and officially declared persona non grata," kiit ni Ejercito sa isang statement. Magandang linggo sa inyong lahat. Ito na naman po tayo, 8:45 Spokes Hour na po. At syempre po, dahil linggo, sana po nakapagpahinga kayong lahat. Ako naman po, trabaho, pero mamaya-maya lang po magpapamasahe, no? Dahil kinakailangan naman kahit papano, miski nagtrabaho ng linggo, magkaroon ng relaxation. Dahil sabi nga ng Biblia, keep the Sabbath day holy. Nakapagsimba rin po ako kanina. Ako, napakaganda po ng aming simba kanina. Sang, ano po siya, sang service. So, kumanta po ang choir. Feel na po natin ngayon ang Pasko. Merry Christmas to everyone. So dahil magpapasko po, ang tanong, ano naman ang remedyo para kay Dr. Badoy at Tita Eric ng SMNR ngayon nakakulong sila sa Kongreso? Ang sabi ni Congressman Pimentel, sila ikukulong hanggang ma-approve ang committee report sa plenaryo. So kung mangyayari po yun, ibig sabihin, magpapasko sila sa kulungan sa Kamara, no? Dahil ang susunod na session po ay sa January 22. Sa December 13 po, mag-a-adjourn na, magbe-break na po ang Kongreso. At ibig sabihin niyan, may possibility nga po, no, na tatagal ng buwan ang pagkakakulong kay Dr. Badoy at kay Kaarik ng SMNI. Sinabi na po natin na paninindigan natin, hindi dapat sila nakulong kasi yung tanong nila, tanong lang naman, wala pong fake news. At miski sabihin na natin nagkaroon ng fake news, hindi po dapat kinukulong ang fake news dahil yan po ay kabahagi ng free marketplace of idea kung saan ang taong bayan maghuhusga kung anong paniniwalaan at ano ang hindi dapat paniwalaan. Sinabi rin natin na bagamat may kapangyarihan ang kamera na mag-cite in contempt at magpakulong ng mga resource persons, kinakailangan ito'y alinsunod sa rules mismo ng kamera at saka dapat po sumusunod din sa saligang batas, lalong-lalo na yung right to due process. So pag ikaw ba ay nakulong, gaya niyan, anong remedyo nyo? Well, ang remedyo po sa illegal na pagkakakulong ay una-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po, ito po ay napaka-importanting writ of habeas corpus, na kapag meron pong martial law, pwedeng suspindihin ang prebendihiyo ng writ of habeas corpus ng presidente. Ibig sabihin, po pwede ka makulong at wala kang remedyo. Pero kung illegal ang iyong pagkakakulong, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay
nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdedetene ng isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Siyempre po dito, ang sasabihin ng Kamara de Representante, may kapangyarihan kami na mag-site in contempt. Dahil yan po ay kinilala ng kapangyarihan ng mapapangapuluhan mula pa ng Pano versus Nazareno na panahon pa ng mga lolo-lola natin. Pero siyempre, ang counter naman dyan, may ganyang kapangyarihan. Pero dapat, una-una, binigyan mo sila ng kanilang karapatang sa ayon sa Bill of Rights na due process. Kung ipapakulong mo sila dahil sila ay nagsisinungaling, eh dapat binigyan mo sila ng pagkakataon para sabihin kung bakit hindi dapat sila makulong dahil sila ay nagsisinungaling. Eh mantakin nyo ha, itong kay Lorraine Badoy, kaya lang siya kinulong daw sa pagsisinungaling dahil tinanong siya, meron bang advertisement ang inyong programa, naglaban ng bayan? Sabi niya minsan, wala. Tapos sabi niya parang meron. So dahil lang dun ha, dahil dun sa issue ng whether or not may advertisement ang laban ng bayan, kinulong siya. Ito naman po kita Eric, ay naku po, mas matindi po at talagang mas malinaw na labag ang kanyang pagkakakulong kasi nga po, meron tayong Sotolo no, na nagsasabi na hindi po pwedeng mamilit sa isang mamamahayag na i-reveal ang kanilang source. Dahil pag nangyari po yan, mawawala na kumpiyansa ang mga sources sa mga mamamahayag, wala na sisiwalat ng katotohanan para naman lumabas ang baho sa gobyerno. No? Yan po talaga ay kalaban ng demokrasya. Dahil ang demokrasya, ang pundasyon po niyan ay yung malayang pananalita. So, ang sasabihin ng kamera ay nako, hindi applicable ang shieldo kasi ang sabi ng batas, dapat accredited journalist. Alam niyo po, yung accredited journalist na yan, ibig sabihin niyan, dapat yan, talagang meron siyang trabaho na mamamahayag. Hindi na ang gobyerno nag-accredit. In fact, kapag ang gobyerno mag-accredit, yan po ilabag sa malayang pamamahayag kasi parang binigyan mo na ng gobyerno ng veto powers kapag ayaw niyang maging isang periodista o isang tao. Hindi lang niya i-accredit. No? Pero ang ginamit na salita sa SOTO word ay accredited journalist. Ibig sabihin, bona fide. Ibig sabihin, talagang siya ay mamamahayag. At sino bang mamamahayag? May dalawang definition po yan. No? Ang kaparehong definition ay isang tao na nagbibigay ng impormasyon no, on a regular basis sa lipunan whether or not may sweldo. Pero meron naman po sweldo talaga si Karik at si Kabato ay sumalinaw po na nagbibigay sila ng impormasyon at yan ang hanap buhay nila, sila ay mamamahayag. Hindi ko maintindihan ba't isang taga-UP sinasabi hindi sila mamamahayag. Ewan ko sa kanya. Siya pa naman ay profesor ng MASCOM na dapat pinaninitigan ng karapatan. Pero pag hindi kaliwa, walang karapatan at ang gusto niya, kaliwa lang may karapatan. Pwede ba yun? Ang karapatan ay para sa lahat, kaliwa or hindi. So anyway, yan po ang remedyo, no? Pero bukod po sa habeas corpus, kasi po pwedeng sabihin ng kamera na, oh, kita mo, may kapangyarihan naman pala sila mag-cite in contempt. So hindi ka po pwede mag-habeas corpus. Meron din tayong remedyo na certiorari. Ang certiorari, kapag nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction. Ibig sabihin, pag umabuso sa kapangyarihan na nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. At ang sasabihin na nila Doc Badoy at saka ni Ka Eric na yung pagpapakulong sa kanila na walang due process at saka yung pagpapakulong sa kanila dahil ayaw nilang i-reveal ang sources ay pag-abuso sa kapangyarihan ng kamera. May nagtanong kung maging matagumpay si Doc Eric at saka si Doc Badoy pala at si Eric na mapatunayan na nagkaroon ng pagkalabis sa kapangyarihan ang Kamara de Representante. Pwede ba sila magdemanda sa daños? Well, alam niyo po, nakasulat talaga na merong absolute privilege ang mga miyembro ng mga kongreso sa kanilang mga tungkulin. Kasi kung sila ipapaparusahan sa kanilang mga diskusyon, baka mamaya mawala ang debate sa kongreso, yan talaga ang trabaho ng kongreso, magdebate ng issue. Pero kung sila mismo ang susupil ng kalapan, wala na bang remedyo? Walang naisip ko pong remedyo, yung tinatawag na abuse of right. Ibig sabihin, yan po yung nasa civil code na kung sino nga abuso sa karapatan ay dapat magbayad ng daños perwiso. No? E tingin ko, pwede gamitin yan sa mga mababatas maski merong absolute privilege. Bakit? Kasi alam naman natin na meron talaga silang karapatan na mag-imbestiga at magpakulong. Pero pag ito naman po ay ginamit sa pamamaraan na umaabuso nga sa kapangyarihan dahil gusto nilang supilin ang kalayaan ng malayang pamamahayag at dahil gusto nilang parusahan yung mga nagsasalita lamang kay Speaker. Sa tingin ko, po pwede naman po silang madimanda for abuse of right na nagawa po namin nung dinimanda namin si First Gentleman Mike Arroyo na nagsampa ng sangkatutak na libel cases laban sa mga mamamahayag. At doon po sinabi ng Korte Suprema, po pwede nga magdimanda for abuse of right maski legal ang ginawa ng isang tao. So maski legal po ang ginawa ng Kongreso, kung mayroong pagmamalabis, ang tingin ko po pwede dahil no one naman is entitled to
absolute immunity. Well, sana po malinaw yan. At oo nga pala po, bukas po natin ihahain ang petisyon na para kay Dr. Lorraine at kita Eric. Humingin po kami ng inyong dasal. Sana po ito ay mapakinggan ng Korte Suprema dahil kahit sino pong mamamayan, hindi dapat makulong miski isang oras lamang kung wala naman pong legal na basihan. Pangalawang habeas corpus ko po itong naiahin sa Korte Suprema. Nung una naman po ay naging successful. Ito po yung para kay Professor Randy David nang inaresto siya habang nagmamarcha sa isang rally. At yun naman pong pagkakataon na yun, nag-grant naman po yung petisyon na pawalan bisa yung pag-aaresto at siyempre inordera na pawalan si Randy David na sana ganyan din po ang maging desisyon na ating hukuman. Matapos namin, maisampa ang petisyon bukas dahil ayaw naman namin na kahit sino na lalong-lalo na yung mga naninindigan lang sa kanilang karapatan ng malayang pananalita ay makukulong lalong-lalo na